Magandang gabi po mga minamahal nating kapatiran diyan. Muli ay dito sa God's Able Baptist Church, dito tayo sa Batangas, tayo po ay muling mag-aaral sa salita ng Diyos. At ating paksain ko po yung huwag baliwalain ang mga babala ng Diyos. Sa Bible po, marami pong babala na tinukoy ang Bible, pero nais ko po nga tapusin ngayong gabi yan. At ang pinakalayunin ng ating babala ang ating aralin ngayong gabi. Ibig sabihin, nakakatakot lang yung babala kapag hindi mo tiyak na ikaw ay palangit. So nais ko pong ibahagi sa inyo ang Matthew chapter 1 verse 21, mga minamahal. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tayo pong manalangin, Panginoon Diyos sa langit, pakipagpala po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Unay po kami patawarin sa lahat ng nasubukan niyo pong kamalihan. Nasadya o hindi, alam po namin, ikaw ay banal. At lagi gusto mo ay kami ay matuwid, banal sa iyong paningin. At kami po ay nagiging banal lamang sa magitan po ng Panginoong Sus. At sa tuwing po kami maamin, papapamabasa ito, papalinis sa magitan ng tingin ng Panginoong Sus. Kaya po ako ay umaamin ang aking mga pagkulang kamalian at humihingi ng tulong ng Banal Espiritu na ito po ang gumawa. Kumasa at kumilos ngayong gabi sa pagbubulay, pag-aaral namin ang mga salita. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So ngayon pong gabi, mga minamahal, ay maraming babala ang Bible. Isang babala yung mula ang mga ngaral. Kamatayan ay mundo. At maraming babala na kinukukoy. Hindi ko na po isa-isahin. At ang pinakamatinding babala po ay yung ang tao po bilang makasalanan ay parurusahan sa dagat-dagat ang apoy. Kasi sabi po ng Revelation chapter 21 verse 8, mga minamahal, ay ganito po ang pagkasabi sa Apokalipsis. Kung kayo po may Bible, ay inyong tunghan, inyong sabayan, inyong buksan. Ganito po ang sabi ng Biblia, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and adulterers and all liars shall have their part in the lake of fire, in the lake which burneth with fire and brimstone. Ang pinakamalala pong babala sa Bible ay yung pagdurusahan ng tao ang kanyang kasalanan. Kaya ngayon po, nais ko na lang pong saluhin yung lahat ng supposed to be ating pag-aaralan na mga ingat sa babala para tayo ay huwag matakot, para tayo ay panatag, para anuman ang mangyari ay ang pinakamagandang maganap sa atin ay ating hanapin, ating alamin kung tayo ay ligtas na. Madalas sabi, kasi sabi po ng talata kung bakit ang katawang taong Panginoong Jesus, hindi para lang tayo ipagalingin sa ating karamdaman. Actually, ang pagpagaling ng Panginoon sa ating mga karamdaman, hindi yun talaga ang kanyang ultimate mission. Yun po ay bonus lang, yun po ay pagpapakilala lamang na siya talaga ay yung Misaya. Pero ang talagang kanyang layunin ay hindi yung ang tao ay mula sa pagiging bulag ay makakita, mula sa sinasapian ng demonyo ay maalis, mula sa pagiging pila ay makalakad, sa bulag ay bingay ay makapakinig, sa pipi ay makakita. Yun po ay biyaya, pero hindi yun talaga ang pinaka-mission ng Panginoon. Actually, sabi po ng Lucas 19:10, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. So, at talagang mission ng Panginoon ay upang magligtas. Sa madaling sabi, lahat ng mga babala na binitawan ng Diyos na naisulat sa kanyang mga salita ay hindi tayo magugulantang, hindi tayo matatakot kung talagang tiyak natin na tayo ay ligtas na. So,
At yun nga po ang aking nais ko pong aralin natin ngayong gabi. At sabi po nandiyan, 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, para tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, manampalataya tayo sa Panginoong Jesus. Ito po ang ating dapat malaman, mga minamahal. Kasi hindi ko natin kayang iwasan ang katotohanan ng maraming mga kalunos-lunos na magaganap sa buhay ng tao o sa mundong ito. Pero ang sana na hindi makaiwas sa ating karanasan ay yung tayo ay makatiyak na tayo ay palangit. Na kung saan yan po ang pinakamahalaga. Sabi po ng Bible, anong papakinabangin ng tao, kumakamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So pinakamahalaga po, kaya nga po sabi ng ating teksto, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So ang ating pag-uusapan po mga minamahal ay yung tayo ay maligtas once and for all. Na tayo po sana'y makaunawa at makaranas, makatiyak na tayo'y ligtas magpakailanman. So ang ating pag-uusapan po ay na sasagip ko sa ating tema na huwag maging ano sa babala, huwag baliwalayan wala. Para hindi po natin mabaliwalayan, tiyakin po natin sana. Sana po ay tayo mapalagay doon sa kalagayan talagang 100%. Alam po natin na tayo pag namatay, tayo palangit. At para po maganap yan, sana po ay ang ating puso ay meron talagang kapighatian sa kasalanan. Tayo ay nagsisisi. Inaamin po talaga natin ang ating mga kasalanan sapagkat wala hong pwedeng dalhin sa langit na makasalanan na hindi pa napapatawad. Na kaya naman hindi pa napapatawad ay hindi pa nakaranas ng matindihan, tinatawag na kamalayan sa bigat ng kasalanan. At bilang napapahamak, siya ay lalapit kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. So yun po ang ating pag-aaralan, mga minamahal. At meron po akong tatlong puntos na nais ko pong ibigay kung bakit hindi tayo matatakot sa may iwasang mga babala. Hindi natin mababaliwala. Ay tatlong S, una yung tinatawag na pagiging mga anak ng Diyos o sonship of God o sons of God. And then yung sealed by the Holy Spirit. And then yung tinatawag na saved forever. Tatlo pong S. Ano po na ating dapat makita at alam sa ating sarili dahil yun po ang maliwanag na itinuturo ng Biblia. Kasi sabi po ng John chapter 3 verse 3, maliwanag po sa atin yon. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So maliban na ang tao ay panganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. Napakahalaga po na ang tao ay ipanganak na muli. Ang tao pong ipinanganak na muli ay hindi maiiwasan na siya lalapit o mananampalataya sa Panginoong Jesus at magsisisi ng kanyang mga kasalanan. Napakahalaga po na yan kasi sabi po ng John 1 verse 11 and verse 12. Kasi mga minamahal, ang nakatitiyak na pag namatay ay palangit ay yung lamang naging anak ng Diyos. Sapagkat ang pagiging anak ng Diyos po, yan po'y hindi na maaalis kapag ikaw ay naging anak na ng Diyos. Hindi maiaalis na tayo magkamali, pero kapag ikaw ay anak na ng Diyos, alaman mong ikaw ay anak ng Diyos, hindi na makailanman po maaalis ang pagiging anak ng Diyos. So ang dapat matiyak po natin ay talagang tayo anak ng Diyos. Dahil ang katotohanan po, hindi lahat po ng tao ay anak ng Diyos. Yan po'y binanggit din po sa Juan 8:44, kayo isa inyong amang Diablo. At ang nais ng ama ninyo, inyong ginagawa. Pero kapag tayo po ay talagang tunay na anak ng Diyos, malabo na uli na tayo maging anak ng Diablo pa. Ganito po sabi ng John 11 verse 12,
But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So yun pong tumanggap o nanampalataya kay Kristo ay binigyan sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At kung sila ay anak na ng Diyos, ay hindi na ho yun mapapahamak. Dahil wala hong anak ng Diyos na dadalhin pa ng Diyos sa impyerno. Pero yung parang maging anak ng Diyos, sabi po ng verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of the will of God. So, napakahalaga po na ang tao po ay magkaroon po ng pagkilos ang Diyos sa kanyang puso dahil siya po ay nakakapakinig ng kanyang mga salita at siya ay sinusumbatan sa kanyang mga kasalanan, ipinamumukha sa kanya ang kanyang pagiging masama, walang magagawa, anak ng Diablo, at pag yun po ay kumurot, at pag yun po ay sumumbat, at kapag yun po ay dumurog ng kanyang pusong matigas, siya po ay susuko sa painungsus, yun po ang pagsampalataya sa painungsus, at siya po ay tatawaging anak ng Diyos. At dahil siya po ay anak ng Diyos, ay ang sabi po ng banal na kasulatan, kapag ang tao po ay naging anak ng Diyos, sabi po ng Biblia doon po sa Roma, chapter 8, ganito po ang sabi ng Biblia. Ang anak po ng Diyos, sila po ay tinatawag na tagapagmana ng Panginoong Jesus. O kasama ng Panginoong Jesus. Sa Roma chapter 8, ganito po ang sabi ng Bible, mga minamahal. Verse 16 and 17. Ganito po ang sabi ng Bible. The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of God. Kapag tayo pinanganak na muli, tayo po nagkaroon ng banal na Espiritu, nagkaroon po ng union ang ating Espiritu at ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang tunay na anak ng Diyos nagmamalay sa kanyang buhay na muli sa Diyos. At ang Holy Spirit ay gumagawa sa kanyang Espiritu na nagpapatunay na sila ay anak ng Diyos. Yan dahil sila ay anak ng Diyos. Sabi po ng verse 17, and if children, then heirs. Dahil anak ng Diyos ay tagapagmana. Heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Kaya mga minamahal, anuman po ang mangyari na hindi may iwasan at saka magaganap po dahil mas nakakatakot naman po kung hindi po magaganap ang salita ng Diyos, tayo po ang kawawa, nangyayari po ang salita ng Diyos ay hindi tunay. So lahat po ng binanggit ng Bible na prophecy, anuman, hindi nga na po natin alam exactly kung anong exactong magaganap dito sa 2020 kung darating ng Panginoon o tayo mamatay, etc. Pero ang maganda pong maganap, mga minamahal, ay hindi tayo matatakot kung tiyak natin na tayo'y mga anak na ng Diyos. Ano po? At dahil ang anak ng Diyos po, yan po ang nakatitiyak na pag namatay ay palangit. Sapagka sila po ay tagapagmana ng Diyos. Yan po ang sabi ng Biblia. Ano po ba yung ipinangako na mamanahin? Isa pong mahalagang mamanahin ay sinabi doon sa John 14, verse 1, pangako ng Diyos sa kanyang mga alagad, kanyang mga anak, ay ganito. Verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So pangako ng Panginoong Jesus sa kanyang mga anak, dahil nanampalataya sa Panginoong Jesus,
Dahil nandun yung pagkilos ng banal na Espiritu, kaya siya yung nakapanampalataya. Eh sabi ay, ipaghahanda ko kayo ng mansyon, ng siya yung makiyat. So mga minamahal, kumbaga ay secured na na ang mga anak ng Diyos ay ligtas. Sapagkat hindi papayag ang Diyos na ang kanyang mga anak ay mapahamak. Kaya nga, siya na parito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ngayon kung nailigtas ka na niya, bakit ka pa naman niya ipapahamak? So ginawa kang kanyang anak. Dahil ikaw ngayon na nampalataya ay Kristo. Ganito po ang sabi din po ng Hebreo chapter 11. Ganito po ang sabi ng Bible doon sa mga mananampalataya ng Panginoon Jesus. Ganito po ang sabi ng Bible. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And sabi po, now faith is the substance. Pag sinabi pong substance, yan po'y katulad na tinatawag na assurance, confidence. So, ibig sabihin, if there is faith, there is confidence. If there is faith, kung meron pa ng palataya, merong katiyakan. Kaya ano po yung isang nilalamang katiyakan dito sa Hebrew chapter 11? Mapapansin po natin yan sa verse 16. Sabi po ng verse 16, but now, they desire a better country that is unheavenly. That is unheavenly. Kasi po yung mga mananampalataya nung una na pinangakuan, hindi po naghalos. Marami sa nalang pinagpapatay, pinaglalagari, pinagpapahirapan, pinagkakaladkad dahil sa kanilang pananampalataya. At hindi nila nakamtan ang ginhawang panglupa sapagkat mayroon ikas ng tinitingnan na talagang kanilang syudad, hindi sa lupa, kundi makalangit. So ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, dahil ikaw ay nanampalataya, dahil ang iyong espiritu ay kinilos ng Diyos, ay ang sabi, huwag maglumahan ng iyong puso dahil ipaghahanda ko kayo ng mansyon. At yung pananampalatayang iyon, yun mismo yung kapanatagan. Kaya mga minamahal, ano man ang mangyari, kumbaga, whether we like it or not, hindi natin tangan ang inaharap. Pero ang maraming propesiya ng Biblia, ang mundong ito'y sadyang nakalaan sa apoy. Ang mundong ito'y hindi mananatili. Kaya nga doon sa Revelation chapter 21, mapapansin natin, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa sapagkat ang dating lupa'y nawala na at ang langit ay naparam na. Ibig sabihin, hindi po tayo dapat lumalagay ang mundong ito sa paigi, sa paganda. Gaya din ang propesya ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro, chapter 3. Ang sabi doon, ang lupa at ang langit ay iniatang talaga sa apoy. Ito ay pupugnawin kung paano sa panahon ni Noe, kung paano sa panahon ni Noe, ang ating digdig ay ginunaw sa magitan ng tubig. Ang inaharap mo naman ng ating digdig ay nakaatang o nakalaan na sa apoy sapagkat hatulan. So, kaya nga tayo ay huwag nating baliwalain ang mga babala ng Diyos at isa sa mabisang pag hindi baliwala, hindi pagbaliwala sa babala ng Diyos ay yung pinakamaganda yung matiyak mo kay palangit. Yan na po ang pinakamaganda mga minamahal. Matiyak natin na tayo ay anak talaga ng Diyos. Ano po? Dahil ang anak po ng Diyos ay binigyan po ng pangako tagapagmana. Well, sa Bible, isang araw ang mga anak ng Diyos ay irarapture, hahatulan, bibigyan ng gantimpala pag naglingkod, ikakasal kay Kristo at bababa muli at maghahari sa loob ng 1,000 taon, pero hindi lang pinaka ultimatum na kapalaran na maganda sa buhay ng mga anak ng Diyos, kundi maakapiling natin ang Panginoong Jesus magpakailanman. Ang sabi doon, wala ng luha, wala ng karamdaman, wala ng kapansanan, wala ng kamatayan, maluwalhati, glorified body. What a glorious
moment and place and time that will be. Ano po? Kaya po, ang pinakamaganda, mga minamahal, yung matiyak natin na tayo talaga ay anak na ng Diyos. Kasi marami po natuturo ngayon na hindi daw natitiyak yung kaligtasan. Ano po? Marami po silang mga ginagamit ng mga talataan, pero bago ko po silipin konti yun, ay nais ko muna po ilatag sa inyo na kapag talagang ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Ngayon, ginagamit nila po yung talatang hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, hindi baga sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng demonyo, at sa pangalan mo ay nangispanghula kami sa iyong pangalan, as pangalan mo kami gumawa ng mga dakilang gawa, kaya may sinasabi ko sa inyo, lumayo kayo sa akin, kayo magagawa ng katampalasanan. Akala niyo po ang kanilang paniniwala, paladiyan, ay may mga taong naglilingkod daw na nakakilala sa Diyos, pero itatakwil pa rin ng Panginoon. Yung talata po yun, mga minamahal, ay hindi kumakapit sa mga taong nakakilala sa Diyos, kundi nag-aangking nakakakilala sa Diyos. Pero alam niyo ba, sabi ng Bible, I never knew you. Hindi ko talaga kayo kilala. Kasi ang konteksto po doon sa Matthew chapter 7, nag-start po yan verse 14 hanggang 21. Yan po ay nagsimula doon sa mga ingat kayo sa mula ang propeta sapagkat sila ay nagaan yung tupa pero lubong mali nila ang kanilang loob. At ang sabi, magpilit kayo pumasok sa makipot at makilid na daan sapagkat malawak ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang pumupunta doon. At makikilala nyo ika ang puno sa magitan ng kanyang bunga. So at tinutukoy po doon, hindi lahat na nagpo-profess na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ano po? Iba yung tumatawag ka sa Panginoon dahil ikaw ay sa Panginoon. Kasi ikaw ay tumatawag sa Panginoon dahil nagki-claim ka lang na ikaw ay sa Panginoon. Kaya mga minamahal, ang napakaganda yung hindi, you're not just claiming, but you are 100% sure na ikaw ay anak talaga ng Diyos. At syempre makikita, ang sabi ng Panginoon sa Matthew, na ikaw ay na, pag pumasok sa makipot na daan, hindi ka mabubuhay sa malawak na lansangan. So ang ibig sabihin mga kapatid, kapag talagang tayo ay nanampalataya kay Kristo, dapat talaga tayo tagasunod ni Kristo. Ano po? Kaya po merong Santiago chapter 2 na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kasi hindi po tamang sabihin na ikaw ay mananampalataya, anak ng Diyos, pero walang bunga, walang pagbabago, walang tunay na pagtalima sa Panginoon. Kaya kung tayo po ay nananampalataya kay Kristo, hindi lang dapat siya tagapagligtas sa ating buhay. Siya dapat talaga ay Panginoon din ng ating buhay. Dahil si Kristo naman ho ay hindi lang talaga tagapagligtas. Si Kristo ho ay sadyang Panginoon. Kumbaga, sa pera, para masabing hindi faith ang hawak ng pera, hindi yan dapat. Kumbaga sa 1,000, hindi lang may tatlong ulo, dapat ang likod ay raised terraces. Ngayon kung parehong ulo yan, mga ulo, sa likod ay kayo din, yan po ay fake na pera. So ganun din po, alam niyo po mga minamahal, hindi po pwedeng sabihin ako'y nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, pero wala siyang pagiging Panginoon ng ating buhay. Kasi si Kristo po ay hindi pwedeng paghiwalayin ang kanyang pagiging tagapagligtas at kanyang pagiging Panginoon. Dahil si Kristo hindi lang tagapagligtas. Siya ho'y Panginoon. Ultimo nga ang mga demonyo eh. Namamanginoon sa kanya eh. Di ba? Ultimo nga ang mga sakit. Namamanginoon sa kanya. Ultimong sabat. Siya nga yung Panginoon ng sabat. So siya ho'y Panginoon talaga. Kaya ang mahalaga mga minamahal, kung talagang tayo nananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, ay dapat si Kristo ay Panginoon din ng ating buhay. Dahil kung hindi magkaganon, mga minamahal, ay hindi ko tayo magiging handa sa napakaraming babala na inilatag ng Biblia. Napakarami pong babala. Ano po? Isa na nga pong mabigat yung babala, yung mga bulaang mangangaral. Ginamit di, alam niyo po,
si meron pong mga mangangaral na naniniwala na si Judas daw ay dating ligtas din. Na kaya hindi sila naniniwala na ang kaligtasan ay matitiyak sapagkat si Judas daw ay dating ligtas din. Pero hindi nag-ingat, hindi nagpatuloy, nagbanjang-banjang ang buhay, kaya naiwala daw niya ang buhay na walang hanggan. Hindi po totoo yun. Kaya mga minamahal, alam niyo po, from the very start, hindi ho talaga naligtas si Judas. Actually, sa hula pa lang eh, hindi pinakilalang si Judas ay naligtas. Siya talaga ay inihulang, siya yung kaibigang matalik na nagtaas ng kanyang sa Panginoong Jesus, lumaban, yan ang nagkamlo. Actually, kung mapasahin po natin ang John chapter 13, verse 2, mga minamahal, kasi meron pong mga bula ang mga ngaral na nililiganit po ang kapayapaan at kasiguruhan ng marami na kapag talagang anak ka ng Diyos ay ikaw ay tiyak ng ligtas. Pero may mga talagang mga ngaral po sa Satanas na kapag na-encounter po ninyo ay kayo ay mababagabag. Ano po? Dahil hindi daw totoo yung doktrina ng OSAS. Yung tinatawag na once saved, always saved. Dahil meron daw tinatawag na ligtas dati, pero naiwala. At ang kanilang ehemplong ginamit ay si Judas. Pero ano ba sabi ng John 13 verse 2? Ganito po ang sabi. Ganito po. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Now, ganito po ang sabi pa ng tuloy ni talata. So, verse 16. Ang sabi niya, Wait po, sabi po dito, yan. Sabi po ng verse 10, Jesus saith to him, he that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every week, and yet clean, but not. Oh, kasi ang Panginoon po'y malapit na mamatay, ipako, parusahan, ipako sa krus, para gawin yung ating katubusan. At nung siya po ay malapit na nung gabi ay kumuha siya ng towel at batya o planggana at isa-isa niyang hinugasan ang paan malagad. Ngayon nung dumating siya sa tagpong kay Pedro ay sabi ni Pedro, huwag niyong akong hugasan. Sabi ng Panginoon, ang ginagawa ko ngayon ay hindi nyo nalalaman. Pero later malalaman nyo rin. Sabi ni Pedro, kung ako nyo ugasan, ay hindi lamang dapat paawin yung paliguan. Sabi ng Panginoon, ang napaliguan na ay hindi na kinakailangan paliguan. Kundi ang paa ang dapat ugasan sapagkat naglalakad kayo kay madudumhan. Yan po yung pagsasalarawan. Nang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, kayo napatawad na sa lahat ng inyong kasalanan. Pero kayo bilang tao ay naglalakad pa sa lupa, ang inyong paa ay natudumhan. Tayo bilang tao, nagkakamali pa ho tayo, kaya kinakailangan lagi magpahugas. Ibig sabihin, lagi magpakumbaba, lagi humingi ng tawad. Pero sabi ng Panginoon, hindi lahat sa inyo'y malinis. Hindi lahat sa inyo'y napaliguan. Hindi lahat sa inyo'y napatawad. At ang tinutukoy po niya ay si Judas. So hindi ho kailanman itinuro ng Biblia na si Judas ay dating mananampalataya, dating anak ng Diyos, at nawala ang pagiging anak ng Diyos dahil siya ay nag-Judas o siya ay nagkanulo. Hindi ho talaga anak ng Diyos si Judas kahit sa simula pa. At patunay pa ho nito ay ating tingnan doon sa verse as 17 verse 12 ng John 17 verse 12. Kasi napakinggan ko po ang Sabadista, ang dating daan at ilang pang mga reliyon na
hindi naniniwala sa tinatawag na katiyakan ng kaligtasan, na ang ginagamit po nilang mga talataan ay ito. Dati daw si Judas ay ligtas pero nawala. Pero nais kong nililinaw po natin na hindi po dumating ang tagpo na yun na po ang ihimple. Ito nga po yung nakakatakot. Hindi po rin kay membro ng church ay ligtas. Yun po ang totoo doon. Dahil si Judas po talaga ay hindi na ligtas. Kaya ang kailangan ng tao bago siya maging membro ng church ay talagang siya ligtas muna. Dahil hindi ho nakapagliligtas ang church membership o yung baptism. Ang mahalaga yung mahaligtas muna bago maging membro. Dahil si Judas po hindi ligtas. Ganyan po ang sabi po ng 17 verse 12. Ganito po sabi. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me, I have kept. And none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. And sabi po ng Panginoong Jesus, habang ako'y nasa kanila sa sanglibutan, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. At doon at sila na iyong mga ibinigay sa akin ay aking iningatan. At wala sa kanila man nawala, kundi yung anak ng kapahamakan upang matupad ang banal na kasulatan. Si Judas po ang kanyang tinutukoy diyan, mga minamahal. Talagang hindi ho siya naligtas. Ano po? Kaya hindi ho nawawala ang kaligtasan dahil wala namang iwawalang kaligtasan si Judas. Hindi ho siya naging anak ng Diyos. Kaya kung tiyak mo ikaw ay anak ng Diyos, hindi na mawawala yan. Ano po? Hindi na humaalis ang pagiging anak ng Diyos. Si Jimuel na aking anak, pwede ho siyang magkamali, magkasala na magkasala sa akin. Pero sa kabila ng kanyang pagiging maraming nagagawang mali, hindi maialis ni Jimuel na siya'y anak ko. Ano po? Kahit anong tigas ng kanyang ulo, sukdulang layasan pa niya ako. Sukdulang siya'y mag-rebuilding pa sa akin. Pero ang mangyayari sa akin, talagang paparusahan ko siya, papalimangan ko siya. Pero hindi ho nawala ang pagiging anak ko kay Jimuel. Kahit siya'y nagkakamali sa akin. Kaya pinakamahalagang matiyak, yung tiyak mo iki anak ng Diyos. Kasi panatag na ang loob natin na kahit tayo pamali-mali kung siya nangihina rin, ay panatag ang ating loob na tayo ay ano man ang mangyari, tayo ay palangit. Sapagkat walang anak ng Diyos na mapapahamak. Tagapagmana nga ng Diyos eh, ng langit. Ano po? At isa po ang pagpapatibay na si Judas talaga hindi naligtas doon sa John chapter 6. Verse 70 and 21, ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Jesus answered them, "Have not I chosen you 12? And one of you is a devil?" He spake of Judas Iscariot, the son of Simon. He spake of Judas Iscariot. Yung sinasabi sa verse 70, Jesus answered them, "Have not I chosen you 12? Digat labing dalawa kayo? And one of you is a devil." Isa sa labing dalawa ay tinawag ng Panginoon na Diablo. At yan po ay pagdating ng verse 71, He spake of Judas Iscariot. Kaya mali po yung kanilang pagdidiin na wala daw osas, wala daw makatitiyak ng langit. Pwedeng matiyak ay di huwag ka daw pabuhay. Huwag kang magkamali, huwag kang lalayo. Ingatan mo ang iyong pangako ng Diyos, ingatan mo ang iyong sarili, baka maiwala mo. Tayo po'y nag-iingat na tayo mabuhay sa kasalanan, hindi sa takot na baka mawala ang kaligtasan, kundi sa takot na tayo ay hindi maging kagamit-gamit sa Panginoon. Sa takot na baka tayo paluin ng Panginoon. Sa kanila po,
Hindi totoo na kahit anak ka na ng Diyos, ay ligtas ka pa rin kung ikaw naman ay lalayo sa Diyos. Katulad daw na nangyari kay Judas. Katulad daw na nangyari sa Matthew 7:21 hanggang 23, ipinagtabuyan ng Panginoon. Bakit daw pinagtabuyan ng Panginoon? Sino ba yung pinagtabuyan? Yun daw ay mananampalataya. Bakit? Abay, nakakapagpalayas daw ng demonyo eh. Kung sila daw hindi mananampalataya, bakit sila nakakapagpalayas ng demonyo? Abay, nakakapangmula sa kanyang pangalan. Para bagang naging ground nila yon na sila ay mananampalataya rin, pero naiwala kaligtasan dahil hindi naingatan. Ang pinatutunayan nga lang doon, magaling ma-make ang Diablo. Eh, sabi nga ng Diablo, na yun ang 2 Corinthians 11, kung inyong papansinin, nais ko po nga, tumayon din for the sake ng ating pag-aaral, ganito po, ang sabi na verse 13 and 14 ng 2 Corinthians chapter 11, verse 13 and 14, mahalaga po ito. Ano ho? Sapagkat ating lininaw po at ating pinasusubalian yung kanilang paniniwalang kapag ikaw ay anak ng Diyos, pwede ka pang mawala ang kaligtasan dahil nangyari daw kay Judas, nangyari daw din yan sa Matthew 7:23, bakit sila ay pinagtabuyan, ay gayong mananampalataya din daw ng Panginoon dahil kasi nagpapagali, nagmula ng pangalan sa Panginoon, nagpalayas ang demonyo, gumawa ng madakilang gawa, pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, yun daw ay mananampalataya, yun ang pinagtatabuyan. At ang kanilang sapantaha ay dahil gumawa ng mali, lumayo sa Diyos. Doon pa lang mali na eh, kasi parang lumayo sa Diyos, sila ngayon naglingkod sa Diyos. Pero bakit sila tinaboy ng Panginoon? Kasi hindi naman parang kinagamit ng Panginoon sa Panginoon. Kaya nga sabi ng verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karian ng langit. Kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Ano ho? So sila ay pero hindi porke tumawag at naglingkod din sa Diyos ay sa Diyos. Kaya mahalagang tiyak natin talagang tayo sa Diyos. Kasi nga hindi sa Diyos na natawag din, nakapaglilingkod rin. Kaya nga nalilito ang tao eh. Ano? Ngayon ang sabi ng 2 Corinthians 11 verse 13 and 14, for such are false apostles. False apostles. So hindi lahat ng apostles totoo. Ganito po, deceitful workers, mandaraya magagawa, transforming themselves into the apostles of Christ. Ano? Nag-aanyong apostol ng Panginoong Jesus. Ito po ang malapit niyan, verse 14. And no marvel, hindi katakataka, for Satan himself is transformed into an angel of light. Hindi nakapagtaka. Kung merong bula ang mga ngaral, merong bula ang ligtas, ay dahil Satanas nga kayang mag-anyong anghel ng kaliwanagan. So, mga minamahal, hindi ang punto na merong mga anak ng Diyos dati, pero dumating sa hantungang itinataboy na ng Panginoon. Hindi po yun anak ng Diyos. Katulad ni Judas, hindi rin anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi hahantong na itataboy ng Diyos. Yung ang prodigal son eh, yun ang halimbawa, yung prodigal son, mga minamahal. Yun po ay halimbawa ng relasyon sa pagkita ng ama at ng anak. Ang anak na musong sa magulang, buhay pa'y kinuha na ang kanyang mana at naglayas at inubos ang kanyang minana sa palustay na pamumuhay. At nang siya po ay nahirapan na, nagkaroon ng kahirapan at naubos na, pinambabae, pinag-alak, etc. Nabuhay na, alam niyo po, yun po'y larawan na ang buhay na malayo sa Diyos ay hindi gagaling, hindi uubra. Ngayon, nung siya naghirap na at nag-aalaga ng baboy, siya hindi ng gutom, kung ilalarawan natin ay gustong agawan, saluhan ang baboy ng darak. At habang binubulay niya ang kanyang kalagayan, sa piling ng aking ama ay maraming mga alila, sila'y nabibihisan ng ayos, sila'y kumakain ng ayos, samantalang ako'y naandine, ako'y babalik sa ama, at sasabihin ko, hindi na ako karapat-dapat tawagin anak, gayon may ituring mo na lang akong alipin.
Siya ang nag-isip niya. Pero ano ba nung siya bumalik? Hindi naman po naalis ang kanyang pagiging anak. Niyakap pa nga siya. So ang puntos po natin, mga minamahal, hindi darating sa tagpo na kung talagang ikaw ay anak na ng Diyos, ay mawawala ang pagiging anak ng Diyos mo. Kaya po maganda matiyak natin, mga minamahal, na tayo talaga ay anak na ng Diyos, tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, nananampalataya talaga tayo si Kristo lang ang tagapagligtas, at yan po ay safe na. At kahit ano mga babala na hinaharap natin, tayo ay bagaman posibleng matapot pa, pero kahit pa'y magkaganon, tiyak naman tayo palangit. Ano po? Yan po ang sabi po ng Bible. Actually, mga minamahal, sabi ng Bible, as yung lumalapit sa akin sa anumang paraan, ay hindi ko itataboy. Yun pong hindi pa tayo ligtas, mga minamahal. Palibasa tayo inirang before the foundation of the world. Nung nasa kalagayan pang hindi tayo anak ng Diyos, ang sino man lumapit sa akin, hindi tayo itataboy. Ay lalo pa namang hindi tayo ipagtataboy ng Diyos kung tayo nakalapit na bilang kanyang mga anak na. At kung meron silang nababasang talata, yun ay hindi lang nila naiintindihan. Ang Matthew 7:21-23 ay hindi lumalagay sa kalagayan na dati silang mananampalataya pero dumating ang pagkakataong ipinagtaboyan. Hindi talaga sila mananampalataya. Kaya obvious sa 7:21 eh, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ano po? Siyempre ating dapat nininang para kung alaman mong talaga ikaw ay anak ng Diyos, lagay ang loob mo. Tutulog ka ng masarap, mabubuhay ka ng masaya, mabubuhay ka ng takot sa Diyos, takot sa kasalanan, at kung magkamali kay lulo ay iiyak. Bakit? Anak ka ng Diyos. Hindi dapat nabubuhay sa kasalanan. So at least natin yung kapanatagan, alaman mo, ako yung sa Panginoon. Ako man ay mamatay, ako may dapuan ng sinasabing pandemyang iyan. Isang gyan namang sa lupa eh. Hindi lang naman yung may COVID ang namamatay. Actually ngayon, ibinibintang na lang ang kamatayan sa COVID. Pero sa totoo na po, marami namang namamatay na hindi naman talaga COVID. Ano po? So, yun po ang ating dapat ay taglay, mga minamahal. Na tayo po ay mayroong tinatawag na katiyakan ng kaligtasan. Yan po ang ating pinakasentrong layunin kung bakit huwag natin babaliwalay ng mga babala. Ano, ang layunin talaga niyan ay maligtas ka para safe tayo sa mga babala na ibinigay ng Panginoon. Pangalawa po, hindi lang po tayo makatitiyak na tayo anak ng Diyos dahil tayo yung mga anak nga ng Diyos, yung tinatawag na sons of God. Na bagaman pilit nilang dinidin, tuloy ginamit pa rin nila yung unang Timoteo chapter 4 verse 1. Alain niyo po yan. Ang sabi po doon sa unang Timoteo chapter 4 verse 1, now the Spirit speak expressly that in the latter time some shall depart from the faith. Ibig sabihin, ang kanilang diyan, pwede pa lang ikaw ay lumayo sa pananampalataya. At dati kang mananampalataya, pero iiwanan mo yan. Ay po, ang maliwanag kong sinabi sa 1 John chapter 2. Nais ko lang po, baka kayo makapakinig ng ganitong mga aral, ay uunahan ko na po. Ganito po ang sabi. 1 John chapter 2, verse 19. Ganito po ang sabi ng Biblia. They went out from us, pwede natin gamitin dito yung 1 Timothy chapter 4, verse 1, at ang ilan ay magsisitalikod sa pananampalataya. Alam niyo ba kung bakit may tatalikod sa pananampalataya? Nakasama lang naman sila ng mananampalataya. Pero hindi naman talaga sila mananampalataya. Si Judas ay kasama ng 12 apostoles. Pero hindi ibig sabihin, siya ay katulad ng 12. Kaya sabi ng chapter 2, verse 19, ng 1 John, they went out from us, but they were not of us. Sila'y lumabas sa atin, ngunit talagang sila'y hindi sa atin. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Ang sabi, kung talaga sila'y kasama natin, kaysa natin, ay walang pag-aalinlangan, sila'y magpapatuloy sa atin. Ano mga minamahal, kung meron mang hindi na akatuloy at lumalayo sa pananampalataya, yun ay naging kasama lang ng grupo ng pananampalataya. Pero hindi talaga siya nabilang
na mananampalataya. Kaya mag-iingat din po tayo, hindi po lahat ng backslider, backslider nga. Hindi lahat ng lumayo sa Diyos talagang ang terminong lapat. Actually, yung salitang backsliding, yan po yung debatable po eh. Ano ho? At uli, sa Jeremiah po, ang salitang backsliding, ginagamit po sa mga masasamang tao. Ano po? Ngayon, pwede ang mga anak ng Diyos ay manghina at lumayo, pero yung itatakwa mo ang iyong pananampalataya, si Kristo na siyang tanging tagapagligtas, yun po talaga hindi talaga kailanman naging mananampalataya. Kaya sabi ng 1 John chapter 2:19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Ano po? So, yan po yung dapat ating naitutuwid upang lalong ating malasap ay salamat sa Diyos. Ako nga pala ay ligtas na dahil ako yung anak na ng Diyos. Pandalwa po. Nanais ko po nga linawin din niya not only yung tinatawag na pagiging sons of God, kundi yung tinatawag na pagiging pagkakaroon ng pagiging sealed of the Holy Spirit. Yan po ay napakahalaga, mga minamahal. Kasi yun po pagiging sealed of the Holy Spirit. Actually, yung ating binasa po kanina, pero bago yon, sa Efeso chapter 1, verse 13, ganito po ang sabi ng Biblia. Kung bakit ang kaligtasan po ay tiyak at ito hindi na mawawala, one is given and that is for all. Kaya po ang tawag natin diyan ay osas. Pero yan po ay doon sa tunay na mananampalataya. Ano ho? Pag sinabi pong tunay na mananampalataya ay yung pananampalataya pong yan ay gawa ng Diyos. Hindi po yan manufactured ng tao. Kasi ang tao po, mga kapatid, ay stony heart. Ang tao po ay by nature ay rebelde sa Diyos. Naparito ang ilaw, pero tinanggihan nila ang ilaw at inibig pa nila ang kadiliman. Ano po, kaya ang tawag po sa faith ay holy faith. Pero ang tao po, as sabi ng Mark chapter 7:21-23, the heart of man is the fountain of all kinds of evil. So, bakit tayo nagkaroon ng holy faith? That is imparted. That is gift of God. Ano po? Ngayon, nasabi po dito sa Efeso chapter 1, at yun lang kung may paano, alam mo para masabi paano pala tayo may totoo, hindi lang ito nakadepende sa object. Kasi ang demonyo, ang object ng kanyang pananampalataya, Diyos din eh. Eh, ang demonyo ba, ligtas. Malalaman mong tunay ang iyong pananampalataya kung ito'y bigay ng Diyos. At ito po yung iingatan. Ito po yung magbubunga ng maka-Diyos na buhay. Ngayon, nasabi po ng Efeso chapter 1, verse 13. Ganito pa sabi, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye received of what? With that Holy Spirit of promise. Ano bang punto doon sa seal? Verse 14, which is the earnest of our inheritance. Ito yung patunay ng ating pagiging mana until the redemption of the purchased possession. Ibig sabihin, ito po yung patunay na talagang tayo nabili na. Alam niyo, sa paglulupa, lagay ng loob mo na ang isang property ay purchase kahit hindi pa kumpletong bayad, at least nagbigay na ng earnest money. Ano ho? Siguro ay nagbigay ng down ng kalahati. So, ito ay automatic na purchase at dadating na lang sa tinatawag na pagbubuo ng gustong kabayaran. Ang Banal na Espiritu ay ibinigay sa atin para patunay na tayo binili. At isang araw, itong ating katauhan ito ay talagang ganap na patutubos sa pagbalik ng Panginoon. So, ngayon ang sabi, ito ang Banal na Espiritu ay ebidensya, patunay na tayo ay silyado na. Tiyak na. Ano po?
na tayo'y pag-aari na ng Diyos. No? Sold na tayo. Hindi na tayo pag-aari ni Satanas. Ni hindi na tayo pag-aari ng ating sarili. Yan po sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10. Ganito po ang sabi ng Biblia. Ang sino man pong may banal na espiritu mismo, pakinig ko po sa dating daan, pakinig ko po sa ilang mga aral, na ang banal espiritu ay aral. Hindi po. Ang tumahan sa atin ay higit sa aral, kundi mismo ang banal na espiritu. The very person of the Holy Spirit dwells in us. Ganito po sabi po ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Ang sabi po ganito po, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Tayo binili ng halaga. Yan po yung buhay ng Panginoon sa soul. Kaya po tayo ay property na ng Diyos. Hindi lang tayo ay anak ng Diyos, tayo ay pag-aari na ng Diyos. Hindi na tayo sa dyablo, hindi na tayo sa mundo, tayo ay sa Diyos. Kaya nga po, ligtas na po ang may banal na espiritu. Ano po? At ang banal na espiritu po, kaya sabi ko ng Epeso chapter 4 verse 30, huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu. Ano ibig sabihin huwag ninyong pighatiin? Alam niyo po, ang banal na espiritu ay nasasaktan sa ating buhay every time na tayo nagkakamali. Pero bakit siya napipigati? Kasi hindi siya aalis. Hindi siya aalis doon. Kasi siya yung sealed. Siya yung patunay na tayo'y pag-aari ng Diyos. Kaya siya pipigating-pigati. Kasi hindi yung siya aalis. Kumbaga sa isang kwarto, mga minamahal, na hindi ka pwedeng umalis, pero may nagtaing po sa baho. Ano? Tiis na tiis ka dahil ang baho, pero hindi ka pwedeng umalis. Alam nyo kung bakit ang terminong ginamit, huwag niyong pighatian ng Holy Spirit? Kasi siya, sa bawat kasalanan ginagawa ng kanyang tinitirahan, yun ay mabaho sa Holy Spirit. Pero bakit niya kakaligtasan? Kasi hindi siya naaalis. Siya'y napipighati. At yamang ang banal na Espiritu ang patunay na tayo ay tinubos ng Diyos, hindi naaalis, kaya siya napipighati. Kaya tiyak po ang kaligtasan. Ang patunay po huna yan, mga minaman, sa Roma, chapter 10. Tunghayan ulit natin, o chapter 8. Ganito po ang sabi ng Bible. Sa chapter 8 na Roma, niyo po ako nga pagtiisa ngayong gabi. Nais ko lang po tapusin ito para maintindihan po natin na ang kaligtasan po ay tiyak at ito hindi nawawala. Una, dahil hindi natin na sons of God, pagiging sons of God, ay yung pagiging, pandalawa, pagiging sealed by the Holy Spirit. Yan yung po sabi ng verse chapter 8 ng Romans, nasa po ito yan. Verse, magsimula tayo sa verse 9, sabi po ng Romans chapter 8 verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man hath not the Spirit of Christ, he is none of his. Kaya ang halaga pong alam natin na tayo'y may banal na Espiritu. Dahil kung walang banal na Espiritu, hindi kay Kristo. Ano po? At ang banal na Espiritu ito ay siya mismo, hindi aral niya. Pero automatic, pag tayo po'y tinitirahan ng banal na Espiritu, ay bit-bit na doon yung kanyang aral. Pero hindi lahat ang naikinig ng aral ng banal na Espiritu, automatic na may Holy Spirit. Ano po? Ang tiyakin natin ay may Holy Spirit tayo para tiyak natin tayo kay Kristo. At pag tayo po may Holy Spirit, mga minamahal, yamang ang banal na Espiritu po ang author ng banal na kasulatan. Kaya wala pong may Holy Spirit na hindi magkakaroon ng hilig sa banal na kasulatan. At ang banal na Espiritu, yamang siya may akda, siya rin po ang tunay na ating karunungan kung bakit tayo intindihan natin ang Bible. So, mga minamahal, tatanda po natin na kung tayo po ay gustong makalam na tayo tiyak na pag namatay palangit, tiyakin muna ikaw ay anak na ng Diyos,
Be sure you repent of your sin and believe the Lord Jesus Christ. Then number two, pag ikaw na nampalataya, ikaw ay tinatatakan ng Banal Espiritu, yung silk kong yon ay garantiya na ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Then pagdating po dito sa verse chapter 8 pa rin yan, puntahan po natin ang verse 14. Ganito po ang sabi ng verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sino ikaw pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos. Okay. For you have not received the spirit of bondage again to fear. Eh mga minamahal, kaya ang sabi natin, ano, huwag baliwalayin ang mabala. Ngayon, para hindi tayo agam-agam at takot-takot sa mga mangyayari sa inaharap, ay tiyakin natin tayo anak ng Diyos at may tayo isilyado ng Holy Spirit. Bakit? Ang Holy Spirit, hindi natin ito yung tinatawag na bondage again to fear. But you have received the spirit of adoption. Kaya, alam nyo, ang ebidensya tayo anak ng Diyos, meron po tayong spirit. Ito po yung spirit ng pagiging kinupkob ng Diyos. What by we cry, Abba, Father. Then verse 16, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. So yung ating unang pinuntos na tayo maging anak ng Diyos para tayo makatiyak. Dapat tayo anak ng Diyos. Pero dito natin nakikita, pandalawa, para tayo makatiyak tayo palangit, dapat tayo silyado ng Holy Spirit. At yung Holy Spirit pa rin nagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong po, ito po yung isa din maganda to. Ang Holy Spirit po ba'y hanggang kailan ginagarantiyahan ng Biblia na mananahan sa mga anak ng Diyos? Hanggang kailan ho ba ito? Tingnan po natin ang John. John chapter 14, verse 16 and 17. Tingnan niyo po ang sabi ng John 14. Kasi kung ang Banal Espiritu ay isa sa nagtitibay din na tayo'y ligtas na, dahil tayo silyado, hanggang kailan ho ba tayo silyado o titirhan ng Banal Espiritu? Sa John chapter 4, verse 16 and 17, ganito po ang sabi ng Bible. And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter that pertains to the Holy Spirit, that He may abide with you. Hanggang kailan? Ang sabi ko ng talata, forever. Kung ang Banal Espiritu ang silyado, atatak, na siya tumatahan sa pagmamahal ng palataya, at ito po yung katibayan ng kaligtasan na hindi mawawala, ay ano ang pangako sa Holy Spirit once ito ay given sa mananampalataya? Ang sabi po na talata natin binasa, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter that He may abide with you forever, even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. But you know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. So, ang Banal na Espiritu ay nakatira sa mga ng palataya, at gano'ng matagal, nasabi, forever. Kaya mga minamahal, be sure na tayo sons of God. Be sure na tayo po ay sealed by the Spirit of God. Ano po? Ay mapapansin niyo po, nung pagka tayo ay nabibigyan ng mga background ng ating mga verses, nung pumatak po sa Holy Spirit, yan po ako muntik na tinanghali ng Linggo. Naglagay po ako ng ilang animyatang puntos yun. Paano ko matitiyak na ako may Holy Spirit? Kasi hindi naman natin kapayo, hindi naman natin hawa. Ano? Paano ko malalaman may Holy Spirit? So, isa o dyan na malalaman mo na ikay may Holy Spirit, ramdam mo na ang bigat-bigat sa iyo ng kasalanan. Kasi nabibigati siya sa iyong puso. At kaya mga minamahal, iba po yung nagkakamali kaysa naglulugami sa mali. Kaya iba po yung backsliding
Ayan, nangihina kaysa doon sa anak ko. Patapot po tayo. Ano, kung talaga anak ka ng Diyos, magsisi ka kung ikay nasa kasalanan. Kasi it is not just claiming that you're saved, but be sure that you're saved. You're a son of God, and then you have been sealed by the Spirit of God. And how? To know for sure that God, the Spirit, dwells in us. I do hope. Yan ang Holy Spirit niya ang mag-guide sa ayo sa akin sa pagpapahalaga kay Kristo sa kanyang mga salita. So dapat yun ay reality. It is more than command, but it must be a reality sa ating buhay. Kasi nakakatakot po eh. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, don't just claim, prove it. In fact, hindi man ikaw magpuprove ito eh. The reality of having the Holy Spirit, that will prove. Kaya nga sabi ng Bible, work out your salvation. Yan po ang ginagamit pa ng iba eh. Doon po sa Pilipos, mapansin ko ng konti ano. Ang sabi po ng Pilipos chapter 2, ito po'y ginagamit din ng mga kulto para pamulaanan na ang kaligtasan ay hindi biyaya, kundi ginagawa natin. Pero sabi po ng Pilipos chapter 2 verse 12 and 13, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my presence, work out your own salvation. Work out your own salvation. Ibig sabihin, gawin mo ang iyong sariling pagkaligtas. So, ang dating ng dating daan, ang dating ng Sabadista, ang dating ng ibang reliyon, ang kaligtasan, gagawin. Work out. Eh, sabi work out, not work for. Pag sabi work out, ay di, kumbaga, may naunang pinaghubutan. May pangunang na pinaggagalingan. Ituloy po natin yung verse 13. For it is God who is working in you both to will and to do of His good pleasure. Kaya pala meron na tayong work out kasi meron ang Diyos work in. Kung ang Diyos ay may work in, so ang ating part, work it out. Kung talaga ang Holy Spirit nakatira sa atin, let's work it out. Ibig sabihin, dapat yung pagkilos ng Diyos sa loob, makita sa labas. Ano ba? So kaya mga minamahal, be sure that we are sons of God. Be sure that we have been sealed by the Spirit of God. Then number three, nais ko pong aralin natin sa kahuli-hulihan. Bakit ang kaligtasan ay iyak? Hindi nawawala sa kabila ng maraming pagpipilit, pagpabubulaan na ito daw ay nawawala. At tulad nga sinabi ko sa inyo, in daw Matthew 7:23, sa kabila ng magandang ginawa, ay pinagtabuyan pa ng Panginoon. Dahil hindi naman nga sa mabuting gawa maliligtas, yun ang nililinang doon. Si Judas daw dating ligtas. Tapos yung idaw daw ay magsistalikos pa ng palataya. Wala problema yun. Kasabi nga ng 1 John 2:19, ay sila'y umalis sa atin sapagkat hindi sila sa atin. Dahil kung talaga sila'y sa atin, walang dutang hindi sila aalis sa atin. Eh, dapat yung pawala-wala. Yung palis-alis na wala malamang burden na bumalik. Nako, ay ang tawag ko doon ay apostasy. They know the truth, but they are not of the truth. They knew the truth, but they are not of the truth. They knew the truth, but they are not belong to the truth. Ano po? And lastly, ito po ang magandang assurance kung bakit si isang totoo na may pananampalataya ng Diyos ay hindi na mawawala, kaya kahit ano mga babala na pwedeng maganap sa inaharap ay wala tayong natitilihan o tulirong-tuliro at bagabag na bagabag ay sapagkat alam po natin na tayo'y ligtas na. Ang sabi ng John chapter 10 verse 28 and 29, ito po'y alam po natin pero nais ko pong medyo ipaliwanag pa ng mas malinaw itong John 10, 28 and 29. Kasi ganito po eh, babasahin ko muna. Ang sabi po ganito,
John 10 verse 28 and 29. And I give unto them eternal life. Ang ibinigay po ay eternal life. Hindi po pure life. Hindi 1 month life. Hindi 1 year life. Hindi 1,000 year life. Hindi 100,000 year of life. Hindi 1 million. 1 billion, 1 trillion na sabi, eternal life. Kaya mga minamahal, kung talagang mananampalataya ka ng Diyos, totoo talaga may Holy Spirit ka, anak ka ng Diyos, selyado ka, ikaw ay saved forever. Bakit? Ang ibinigay ay eternal life. Ngayon, ano sabi po? Pagkabigay. Ano sabi po? And I give unto them eternal life, and they shall never perish. The word, never, strong po yun. Sabi po ng isang mangangaral, naghambing siya sa salitang ito, kapag daw ikaw ay nalapit ng linigaw sa babae, ang sabi sa iyo ay no, you have still your hope. Meron ka pa daw pag-asa. Pero pag sinabi siya ay never, huwag mo na ituloy. Magagastos ang kalahanan pang regalo. Pag sinabi never, yun ang sabi ng Biblia, ang sabi po, and they shall never, hindi na mapapahamak. Bakit? Ay una, eternal life niya eh. Ang ibinigay siya ng palataya. So, walang putol yun. Ano? Kaya tiyak, yun pong ating dapat totoong pinapanampalatayanan. Dapat yun pong ating tunay na karanasan, pinangahawakan, naiintindihan. Ang sabi po, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. By ganito po eh, may ganitong pangatwiran ng Sabadista. Nakakalungkot po yung mga kaibigan natin Sabadista. Wala naman talaga ikaw ang problema na pag hinawa ka ng ama, pag hinawa ka ng anak, ay talaga matibay. Hindi ka mawawala, hawak ng ama, hawak ng anak. Ay paano ako ang problema, ikaw ang magwala. Ay paano kung ikaw mismo ay umayaw na? Paano kung ikaw mismo ang umalis na inayawan mo na si Kristo? Inayawan mo na pa ng palataya? Ay ikaw ba ganyan binigtas pa rin? Alam mo, sa totoo na po, binibigyan lang nila ng ganong sitwasyon. Walang tunay na mananampalataya. Kung tunay, ay kaya naman sila nakapagsalita nga ng ganyan, ay dahil marami nga naman ang sabi mananampalataya. Sabi, Kristiyano, ligtas na daw. Abay, may nangyayari, naging atheista pa. Naging satanista pa. Alam ba, yung si Oprah, yung Oprah ba yung pangalan na yun, yan ay laking Sunday school. Si Elvis Presley, yan po ay choir ng Baptist. Maraming sikat na mga artista sa Amerika, maraming mga magagaling, pero may luto sa Sunday school. Kaya minsan sila nagtatanong, paano yun? Ligtas ba yun? Kristiyano ba yun? Ay nung sila'y mainit, sila ba'y ligtas? Ay paano sila'y manlamig? Ligtas ba rin? Kasi yan nga ang dapat nating malaman. Ano? Na talagang, kung talagang yung pananampalataya ay tunay, hindi ho yan mawawala. Abay, sabi, paniwala din naman, hindi ka na maaagaw sa kamay ng ama, sa kamay ng anak, kahit pa sa Satanas, hindi mo aagaw. Ay paano kung ikaw ang magwala? Ganito po yun. Kung tunay kang mananampalataya, hindi ka darating sa pagkakataon, itatatwa mo talaga ang tamang pananampalataya. At isusuka mo si Kristo na siya'y Diyos, nagdaging tagapagligtas.
Ngayon, kung sasakyan ko naman sa paiging filosofiya yung kanilang pananaw, sabi, kahit daw si Satanas, hindi kaya nagawin. Pero kung ikaw mismo magwawala, mawawala ka. Sino ba ang malakas, si Satanas o yung magwawala? Kung hindi ka kaya agawin ni Satanas sa kamay ng ama at ng anak, bet naman kaya mong makawala. Hindi mo. Kung talagang hawak ka ng ama at anak, hindi ka makakaagaw, hindi ka makaagaw ni Satanas. Bakit naman kaya mong umalis? Ay kung hindi ka nga kaya ang ultimong agawin ni Satanas na mas malakas sa iyo. Di ba? So ang titiyakan talaga natin, hawak talaga tayo ng ama at ng anak. At kahit ikay nagkakamali, kahit ikay nagkakasala, hindi ka maaagaw ng ama. Anak ka pa rin, siliyado ka pa rin. At hindi ka mawawala. Kaso lang yung pinagbibintangan nila, dating ligtas daw, pero bakit ngayon at least na? Bakit ngayon? Hanggat buhay pa yan, pwedeng paluin pa yan ng Diyos pabalik. Pero kung yan ay namatay na sa paying ganon, hindi talaga naligtas yun para si Judas. Nakasama lang ng mana ng palataya, pero hindi naging mana ng palataya. Pandalawa, nanasin kong dinan doon sa talatang yun. E sabi, ay paano kung siya magwala? Bah, mas malakas ka pala kay Satanas kasi kaya mong umalpas, kayo hindi ka kaya agawin ni Satanas. Pandalawa, kapapansin po natin, kung hawak ka ng ama, hawak ka ng anak, hindi ka maagaw ni Satanas, bakit ka naman makakawala sa pagkahawak ng ama? Ibig sabihin, mas malakas ka pala sa kamay ng ama at ng anak. Sino ba ang makapangyarihan? Ikaw o ang Diyos? Sino ba ang umahawak? Ikaw o ang Diyos? Ang humawak sa naligtas ay Diyos. Hindi ikaw ang nakahawak. Kaya nga, ang kaligtasan ay tiyak, bakat hawak ng ama, hawak ng anak, binigyan ng buhay na walang hanggan. Na kahit ang Diablo, sabi nga ng mga sabadista, hindi na kaya agawin. Pero kung ikaw mismo magwawala, makawala ka. Pero kahit sakyan ko yun, hindi pa rin tatama. Bakit? Kung Satanas, mas malakas sa iyo, hindi ka maagaw. Bit naman kaya mo. Ay mas matindi ito. Paano kung makakawala? Hawak ka ng ama at ng anak. At pang-tatlong, isang ilustrasyon ko po diyan. Dito po ako magtatapos. Kung bakit tiyak po ang kaligtasan sa talatang ito? Minsan po ako ay dinayo ng saksi ni Jehovah. At ako po inaanyayahan sa kanilang pagtitipon. Ang sabi ko eh, ako isasama sa inyo, pagtitipon na yan, kung harapan mong sasabihin sa akin ngayon na tiyak mo na ikaw pag namatay pa lang eh. So yun po nga ang sabi sa kanya. Hindi ko kayo pahihindian sa inyong panyaya. Ako yatin sa inyo. Kung harapan mo ngayon sasabihin sa akin, pag namatay mo ikaw, pag namatay ka, tiyak mo ikaw pa lang eh. Alam mo sabi sa akin? Pastor, walang nakakatiyak. Sapagkat walang taong hindi babadling at babadling. Ibig sabihin, lang niya, kaya wala daw nakakatiyak na palangit pag namatay dahil walang tao hindi magkakamali pa. Gumawa ko ng ilustrasyon kasi habang kami nag-uusap, may tumaang helicopter o aeroplano yata helicopter. Sabi ko, hindi ko man sinasabing bumagsak yan. Bibigyan lang kita ng halimbawa. Halimbawa yung aeroplano yan ay bumagsak. Saan ang patak? Sabi niya, pag hindi sa dagat, ay sa lupa. Sabi niya, sabi, sa mundo ang patak. Bakit sa mundo ang patak? Sabi ko sa kanya. Abay, malaki ka ang mundo eh. Disambot yan. Okay. Hagip niya nga aking ibig sabihin. Kaya lahat, aeroplano man, papagayo, anumang nasa itaas, pag pumatak sa luna mundo, ang paliwanag agad niya, unawa agad niya ibig sabihin, dahil malaki ang mundo. Sabi ko sa kanya, ngayon, ang mundo, sinong kamay ang gumawa? Sabi niya, kamay ng Diyos. Alin ang mas malaki? Ang kamay na gumawa sa mundo o mundo ang malaki sa kamay na gumawa sa kanya? Ay malaki ka ang kamay ng Diyos. Okay. Kung ikaw, pag nahulog galing sa itaas, saluka ng mundo dahil malaki. Kung mas malaki ang kamay ng Diyos na humahawak sa nanampalataya sa kanya, hindi kaya siya'y lalong salok
ng kamay ng Diyos. Sa madaling sabi, kung ikay nasa lupa, nasa earth, magpagulong-gulong ka na, nasa lupa ka pa rin. Pag talagang tiyak mong nasa kamay ka ng Diyos, magpamali-mali ka man, magpagulong-gulong ka man sa pagkakamali, nasa kamay ka pa rin ng Diyos. Sapagkat mas malaki ang kamay ng Diyos na gumawa kaysa ginawa. Ito po ang ibig sabihin sa inyong mga minamahal. Huwag natin baluwalain ang mga babala. Ang pinakamaganda pangharap sa mga babala, yung tiyak mong ikaw ay ligtas. Yung tiyak mong pag ikaw ay namatay ay palamig. Dahil ikaw ay son of God. Kasama ka sa pagiging sons of God. Sealed. Ano po? And saved forever. Kasi yung sabi po, as na binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila mapapahamak. At kailan may hindi sila gawin sa kamay ng aking ama, sa kamay ng anak. Tapos tatakpan ng Holy Spirit. Tiyak. Sige po. Kaya mali po yung turo na hindi daw natitiyak ang kaligtasan. Kanila na lang yun. Kung yun ang gusto nila, panin. Pero kung ikaw ay gusto mong makomfort ang buhay mo, gusto mong panatag ang buhay mo, gusto mong hindi ka alipin ng maraming alalahanin, ng maraming takot, dahil panatag ka, alam mo naman, ako'y mong lalakbay lang sa lupang ito, pwede nga kong magkasakit, pwede kong sakto lang ako'y pwedeng mamatay. Pero alam ko ako'y palangit, dahil ako'y anak ng Diyos, ako'y sinilyado ng Diyos, at ako'y sinig ng Diyos magpakailanman. Hindi na maaagaw ni naman. So yun po ating pag-aaral mga minamahal, yun po ang pinakamaganda na matiyak natin na tayo palangit. Hindi ko sinasabing kayo magbaptis para kayo maligtas at makatiyak. Hindi ho baptis ang tagapagligtas. Pero ang baptis po ang nagtuturo ng tamang tagapagligtas. At nagpapatibay sa mga tunay na naliligtas. Ano po? Pero ang baptis po hindi tagapagligtas, si Kristo po ang tagapagligtas. At siya po yung makapagliligtas kung nakikita niya yung wagas na pagsisisi ng kasalanan para nampalataya kay Kristo na yun naman ay galing din sa kanya. Kaya inyong kapkapin ng inyong puso, inyong apuhapin, tiyak mo na ba talaga pag ako namatay pa lang? Meron ba talagang pagbabagong disposition sa aking puso? Ako ba'y nalulumbay sa kasalanan? Ako ba'y namumuhin sa kasalanan? Ako ba'y walang kinikilalang tagapagligtas kundi si Kristo lang? Kapag yun po'y makatotohanan sa iyong buhay, ikaw po ay anak ng Diyos, silyado ng Diyos, tiyak na papunta sa Diyos. Manalangin po tayo. Papagpala namin Diyos sa langit ngayon pong gabi. Sana po ngayong mga salita ay nangusap. Sapagkat hindi namin kayang iwasan ang mga katotohanan na pwedeng maganap na hindi kaaya-aya sa aming pananaw, paningin, panlasa. Pero given na po ng iyong mga salita ay ang inaharap ng mundo ay hindi namin tangan kundi naihulan. Kaya pinakamaganda ay kami ay magsisi talaga ng kasalanan. Manampalataya kay Kristo na siya lang ang tagapagligtas. At pag siya po'y nagligtas, kaya nga sabi, dinadala ko kayo ng mabuting balita, ipinanganak ang tagapagligtas. Siya'y naparito upang hanapin at ligtas ang nawala. Sapagkat kayo na lamang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang buntong nanak upang ang sino man sa kanya siya pumalataya at mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana po, mga Panginoon, ang mga nakinig, kung meron hindi ligtas, ay kilusin niyo po naman sila. At yung may mga ligtas na ay lalong lumagupa, tumibay, at yumakap sa iyong mga katotohanan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you po at magpalain po tayong lahat.